back sa ating channel. My name is Sarahgsmith. At kung bago lang kayo guys sa channel na to, please don't forget na mag-like, share, and subscribe. And then, paklik na rin ng notification bell. Then, click all para ma-notify kayo guys every time meron tayong bagong upload. So, today guys, ang pag-uusapan natin is eto, si Philodendron Sagittifolium. So, kung napanood nyo guys ang philodendron collection ko, yung first na video na ginawa ko about sa philodendron, siguro nakita nyo na to. Yun kasi guys ang mga philodendron ko na considered na mature. Ito yung mga malalaki kong philodendron na mature na guys, siguro mga nasa, eto ang Sagittifolium na to guys, siguro at least mga 3 or 4 years na to. Laki niya na and sobrang healthy niya na guys. Gusto ko kasi guys na gawan to ng sariling video niya para naman guys makita nyo or para naman i-share ko sa inyo guys kung paano ko sila inaalagaan. And then para mabigyan ko rin kayo guys ng mga secrets ko rin kung ano yung mga ginagawa ko sa kanila, kung bakit sila naging ganito ka-healthy. Kung makita ko pala guys ang picture, hahanapin ko ang picture nito nung baby pa lang, 1 year old pa lang siya guys, para guys makita ninyo kung gano'n siya kaliit. So eto pala guys, so kasi hindi pa ako guys nakakuha ng cuttings dito, hindi ko talaga siya ginalaw. As usual, ganun talaga ako sa mga philodendron ko na mature. Hindi ko talaga sila guys ginagalaw, kaya lumalaki sila ng lumalaki. Kataon guys na meron siyang offset. Kasi dalawang stem to guys eh. Tapos yung isa, yung baby, tinanggal ko. So, eto yung maging baby niya. Actually, hindi na siya baby guys. Mature na siya. Siguro mga ano na rin to. Siguro mga more than 1 year na rin to. So, malaki na rin siya guys, no? Ayan. So, eto din pala guys, ipag-usapan natin about dito. So, eto guys, buti na lang guys na gumawa ako ng video nito kasi kung hindi siguro, hindi ko talaga napansin to. Eto guys, kung nakikita ninyo, alam ko na damage to eh. So, kung nakikita ninyo guys, meron siyang mga yellow na spots dahon. Ayan guys, ang dami. So, buti naman natuklasan ko. Buti naman gumawa ako guys ng video na to. Kasi kung hindi siguro, baka natsugi na to. So, yung bagong dahon, okay pa naman. Meron ng isa, dalawa na spots. Pero, dito oh, nag-uumpisa na yung yellow spots sa dahon. Yung reason pala guys, na may ano siya, yellow spots siya sa dahon. Ang daming bagay guys. So, number one is, overwatering. Pwede rin guys na may fungus din siya. Or, meron ding leaf hopper. Ewan ko kung ano tawag natin dyan sa Pilipinas. Ito naman yung parang ano siya guys, nag-hop siya sa dahon to dahon. Parang spider mites din siya na as in dun siya nag-feed sa sap guys. Ayan, mag-investigate ako guys kung ano yung cause nito. Pero usually yung mga minention ko, yan yung cause ng pag-yellow spots sa dahon. So, it's either overwatering, fungus, or leaf hoppers. So, or yung soil din guys, kaya may fungus dyan kasi sa soil din. Siguro, lalo na ngayon winter na, so hindi na dapat masyadong mag-water. Ilalagay ko to guys sa filtered sun. Mas okay guys na nangyari to ha, kasi at least guys, mapakita ko sa inyo, hindi puro kagandahan na lang yung pinapakita ko dito. Hindi puro healthy yung mga pinapakita ko dito. Yung halaman guys, may mga flaws din yan kung hindi nyo chine-check lagi. Kasi, syempre, hindi natin maiiwasan yan guys na binabahayan yan ng mga insekto. Alam mo na kung ano yung mangyayari, lahat ng mga halaman may kanya-kanyang preference. So, isa to guys sa buti na naman pinakita ko sa inyo para at least naman guys, ma-aware din kayo na pag ganito, at least alam niyo na kung ano yung gagawin. So, ayan, yung gagawin ko dito is i-re-repot ko to, i-change ko yung soil. Baka may mga fungus na dyan sa soil, tapos lalo na kasi guys, pag hindi siya nakakakuha ng morning sun, medyo damp dyan. Tapos, ayan, pag laging basa yung soil, minsan dun nag-develop yung mga bacteria. Buti naman hindi ko siya napatay, no? By the way pala guys, yung last time na nag-philodendron collection din tayo, nag-philodendron update tayo, diba meron akong isang plant doon na hindi ko alam yung name. Nakalimutan ko yung name, di ko mahanap. So, eto pala yun siya guys. It's yung philodendron rainforest. Ayan, buti naman nakita ko na yung name nito. So, eto guys, kung gusto niyo makita ang focus nito, ayan, papakita ko guys sa inyo. Diba guys, no? Ang ganda niya, no? Sobrang napaka, ang ganda ng pagka-dark green niya. Ayan. Sobrang healthy niya rin guys. Ayan. So, fertilizer lang guys. Good soil. Facing morning sun. Filtered sun. I-check niyo rin lagi. Kaya naging ganito ang philodendron ko. Dahil na rin sa, lagi ko namang chine-check. Lagi ako nag-fertilizer. Pero,
pasensya na dun sa baby niya, hindi ko naalagaan na masyado. So, na-neglect ko lang. Guys, ayan yung ating Philodendron Sagittifolium. Ayan. So, ayan guys, thanks again for watching. Sana naman nakakuha kayo ng idea dito. Keep checking lang din guys ng mga tanim ninyo kasi minsan hindi natin yan malalaman kung ano na pala nangyayari sa kanila. Lalong-lalo na guys, pag marami na kayong mga halaman. And thanks for watching guys. Ingat-ingat. Bye.